everyone, I'm Mildred P.A. Sabino from Group 2 and I'm here to discuss the agro-ecosystem analysis of corn production. Plant health is identified by its environment, biotic and abiotic factors. This is the gathered data on week 1. General information. Variety: hybrid P409-7 YHR, date sown May 3, 2023. The fertilizer applied is urea, which is 4600 and complete. Weather condition on that day is maaraw. The agronomic data: age of corn plants is 44 days since June 16 kami nagtanda simula nung pinanim. Stage of the crop is vegetative. Average of plant height ng 10 crop na kinuha namin or na kinantak namin ng data is 121 cm. The average number of leaves is 11 and the average number of damaged leaves is 4.3. And the LCI or LCC is 5. The natural enemies is ladybug. Out of 10 crops, 4 na ladybugs ang makita namin. Dragonfly, 2, and the spider is 3. Insect pest, corn borer, grasshopper. The grasshopper na nakita namin is 3, and the corn borer is lahat ng crop meron. And also toad. The general observation, frequent presence of weeds, the insecticide applied is Traket 44EC and Arriva 2.5EC. This is the gathered data on week 2. The general information is walang pagbabago. The agronomic data, age of the corn plants is 58 days simula noong June 16 and stage of the crop is flowering. The average plant height is 200 cm. The average number of leaves is 13. Damaged leaves is 10. This is the natural enemy. B, sa 10 crop na inobserbahan namin, 5 yung nakita namin B. And the ladybug is 7. The peste or pest is grasshopper, 7. The moth is 13. Corn borer is lahat. Dito namin nakikita yung corn borer, dito mismo sa ano lang bunga ng corn. But also sa leaves, meron pa rin siya, hindi pa rin nawawala. Toad, meron siyang 3. The general observation is frequent presence of weeds, the LCI is 5. The recommendation is monitoring. Noong week 1, nasa vegetative stage pa lang yung crop. And makikita naman natin na hindi pa ganun kadami yung insekto. And sa weather condition, kung makikita natin, halos parehas lang din naman sila nung week 2. Parehas lang din naman na maaraw. And yung sa average number of damage nung week 1 is nasa 4.3 pa lang siya. And yung sa week 2 kasi is flowering stage na siya. Kaya kung mapapansin natin, halos dumoble yung dami nung mga peste. Dahil mas dumadami na din yung benefits na makukuha nila dun sa crop. Damage ng leaves nung week 2 is dumami na din and habang tumataas yung leaves din, pataas din yung damage ng leaves. Kasi nga, yung peste, halos talagang dumadami na siya. Okay. Sa food pyramid naman, meron tayong apat na tinitignan. Yung source, primary, secondary, and tertiary. Ngayon, makikita nyo dito, ito yung mismong source.
na ang nakikinabang yung mga maliliit na insekto. Susunod yung mga malalaki na kinakaing insekto ay yung beneficiary para sa may secondary. Ngayon, yung pinaka ano namin, yung human, kasi siya naman yung pinaka taong kumakain na pwede sa lahat. Good day everyone, I'm Kristen Del Santos from Group 2 and ito ang aming food web at ang aming food chain. Pero bago ko ipaliwanag yung naging observation namin, gusto ko lang malaman kung ano ba yung food chain at food web. Ang food chain ay pagpapakita ng payak, ngunit tiyak na ugnayan ng mga producer at ng mga consumer. Samantalang ang food web naman ay nag-aarawan ng ilang dugtong-dugtong na food chain. Ito rin ay nabubuo mula sa magkakaibang food chain na kung saan ang primary consumer tulad ng uod ay maaaring kainin hindi lamang ng ibon kundi ng iba pang mga hayop na nakabahagi dito. Sa makatuwid, ang food web ay pagpapakita ng mas malawak na larawan kung paano na isasalin ang enerhiya sa ating kalikasan. At ito na nga ang naging resulta ng aming pag-oobserba sa loob ng 2 linggo sa aming ASA. Kung titignan sa aming food chain, ito ay literal lang na chain na kung saan binubuo lamang ito ng mais, ng uod na subisyal ito na tinatawag na corn borer, natural enemy ng corn borer na grasshopper, natural enemy ng grasshopper toad, at ang huling hayop na bubuo dito ay crow o uwak. Kasama din dito ang decomposer tulad ng fungi. Bagamat konti lang ang nakita namin sa una at pangalawang linggo na naging bahagi ng aming food chain, hindi rin talaga maitatanggi at tukoy namin mismo kung ano ba ang food chain dito. Dahil kami ay mayroong primary producer, primary consumer, secondary consumer, at tertiary consumer. Ito naman ang aming naging obserbasyon sa aming food web sa loob ng 2 linggong pag-obserba dito. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ang food web ay pinagdugtong-dugtong na food chain kung saan hindi lang ito natatapos sa isang cycle, kundi komplikadong paikot-ikot na chain dahil sa dami ng bubuo dito. Ito ang naging resulta ng aming food web. Makikita mo ang primary producer, which is corn, at ang mga papeste rito, kagaya ng fruit fly, corn borer, na sa buong mais ang dia-damage, cutworm, isang uri ng uod na kumakain sa stem, ladybug na karaniwang nakikita sa dahon ng mais, conehead grasshopper na kumakain sa dahon ng mais at kumakain din sa corn borer at cutworm, at ang kanilang mga natural enemies gaya ng dragonfly na kumakain sa fruit fly, toad na kumakain sa fruit fly, dragonfly, cutworm, corn borer at ladybug, at ang final natural enemy ng lahat, which is yung crow o tinatawag na uwak sa Tagalog. Kitang-kita naman na matawag mo itong food web. Dahil sa pagiging komplikado, ngunit isang tiyak na hayop lamang ang kayang tumapos nito.